Makulay ang boxing career ni Carlo. Mula pagkabata, maraming boxing rings na ang kanyang tinuntungan. Nag-umpisa siya sa mga patimpalak sa probinsya ng Misamis Oriental, sa mga karatig probinsya sa Mindanao, hanggang sa makasama siya sa Philippine National Team, kung saan naging kinatawan siya ng bansa sa iba't ibang international games. At sa bawat segundong nasa loob siya ng ring, daladala ng kanyang mga kamao ang pangako sa kanyang pamilya. Sabi niya, Ma, Pa, kung manalo ko pa, ano talaga ako, magbili ako ng masarap na pagkain. Aminado si Carlo na labis ang kanyang kaba sa pagsali sa Olympics. Gayunpaman, nanait pa rin sa kanya ang tapang na harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Wala imposible talaga kung porsigido ka. Yung ganun po ako, inisip ko po. Kahit magaling sila, sabi ko sa palagi ko, sarili ko, kahit magaling kayo, kaya kong sumabay sa inyo. Sabi niya, Coach, pakita ko talaga, Coach, ibang Carlo ang ipapakita ko, Coach. Eh, siyempre, ako din, bilang isang Coach, talagang nagtitiwala din ako sa boxer at natitiwala ko sa training na itong ginagawa ko tama para sa kanya. At saka siya naman, yung ano niya, tiwala sa akin, tama na kaisama niya ako. Sabi niya, umimidad, gagawin talaga niya lahat. Ibang Carlo na makita nila sa taas ng ring ko. So, yun nga po, nabas din ng Panginoon yung laro ko po. Doon, hindi ko nga speak po eh, kasi paglaro ko po nga, daming diniwala nga, hindi ako magmimedal. Hanggang nasyak na lang lahat po. Sabi nila, sa akin na word na po. Hindi lamang si Carlo ang nagwagi sa laban na naganap sa Tokyo, Japan. Ang kanyang medalya para rin sa sambayan ng Pilipino at higit sa lahat, isa itong imahe ng biyayang handog ng binata sa kanyang pamilya. Magandang gabi, Pilipinas!